na balita na papalitan na ang disenyo ng salaping 1,000. Papalitan ang mukha ng 3 taong naririto ng isang agila. Ngunit, naitanong mo na ba sa iyong sarili, sino nga ba ang 3 taong ito? At bakit nga ba sila naririto? Isang nakalulungkot na katotohanan na hindi lahat ay kilala sila. Kaya sa video nating ito, ating kilalanin ang mga tao sa 1,000 piso. Si Josefa Llanes Escoda, kilala rin bilang Florence Nightingale ng Pilipinas, ay isang bayaning Pilipina ng digmaan at leader pang lipunan. Kilala siya bilang tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at tagapagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Ipinanganak si Josefa o Pepa noong September 20, 1898 sa Dingras, Ilocos Norte. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid. Lumaki si Josefa sa mga pangaral ng kanyang magulang ukol sa kahalagahan ng paglilingkod sa tao na siyang ipinakita sa ilang pagkakataon sa kanyang buhay. Nagtapos si Josefa bilang guro sa Philippine Normal College noong 1919. Nakakuha naman siya ng scholarship mula sa Red Cross kung saan siya ay pinag-aral sa New York ng social work at kinalaunan ay nagtapos ng kanyang master's degree sa Columbia University. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong 1926, siya ay naglingkod sa iba't ibang mga samahan at sangay ng pamahalaan para matulungan ang mga taong may tuberculosis at leprosy o ketong sa ating bansa. Itinatag din niya ang pinakaunang boys town para sa mga may hirap na kabataang Filipino. Naging aktibong kasapi rin si Josefa sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Noong 1937, itinatag niya ang Girl Scout of the Philippines. Kinilala ang samahang ito bilang isang pambansang samahan noong May 26, 1940 sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 542. Nang sumiklab ang 2 digmaang pandaigdig, nakipagtulungan si Josefa at ang kanyang asawang si Antonio sa Volunteer Social Aid Committee o VSAC para sa kapakanan ng mga bilanggo ng digmaan. Nasaksihan ni Josefa ang malagim na Bataan Death March at isa siya sa mga namahagi ng tulong sa mga bilanggo. Inaresto at ikinulong ang kanyang asawa sa Fort Santiago noong June 1944. Makalipas ang 2 buwan, sunod na dinakip si Josefa at ikinulong sa madilim na selda ng Fort Santiago. Nahatulang mamatay ng korteng militar si Antonio Escoda noong November 24, 1944 matapos nakasuhan ng pagtataksil sa pamahalaang Hapones. Kasama niyang hinatulan si General Vicente Lim. Binigyan ng pagkakataong makalaya si Josefa noong December 1944. Subalit, nanaig ang kanyang katapatan kay Antonio at pinili ang mamatay kasama ang kanyang asawa. Huling nakita si Josefa noong January 29, 1945. Sinasabing dinala siya sa Far Eastern University kung saan siya pinatay ng mga Hapon. Pinaniniwala ang nakalibing ang kanyang mga labi sa North Cemetery o Chinese Cemetery kasama ang iba pang mga pinatay. Noong May 1948, ginawaran ng US Army at Navy si Josefa at ang kanyang asawa ng Medal of Freedom na may gintong dahon para sa kanyang paglilingkod sa mga Filipino at Amerikanong bilanggo ng digmaan. Si Vicente Lim ay ang pinakaunang Filipinong nagtapos sa US Military Academy sa West Point at kinikilalang bayani ng World War II. Si Vicente ay ipinanganak sa Calamba, Laguna noong February 24, 1888. Bata pa lamang ay napakahilig na sa laro at pagpapalakas ni Vicente.
Naniniwala siya na ang malusog na isipan ay dapat itambal sa malusog ding pangangatawan. Una niyang pinangarap na maging guro, kaya naman tinapos niya ang kursong edukasyon sa Philippine Normal School noong 1908. Gayunpaman, nauwi sa pagsusundalo ang kapalaran ni Vicente noong maipasa niya ang exam para sa mga piling kadete ng US Military Academy. Ang kanyang kurso sa edukasyon at mataas na marka sa West Point ay nakitang mas kapaki-pakinabang, kaya naman pinagturo siya sa Philippine Military Academy noong 1916. Makalipas nito, higit na mahihirap na gawain ang binalikat ni Vicente nang madestino siya sa Sulu, sa Buanga at nang sa huli ay sa Fort McKinley. Ang kanyang husay at katatagan ay kapansin-pansin, kaya naman siya ay napromote bilang kapitan noong 1922 at major noong 1923. Sa kabila ng mga parangal na ito, iniisip niyang kailangan pa niyang makapag-aral upang lalong maging eksperto sa military science. Dahil dito, muli siyang nagpunta sa Amerika at nag-aral sa Infantry School sa Kansas at sa Army War College sa Washington, D.C. mula noong 1926 hanggang 1928. Sa pagbabalik sa Pilipinas, agaran niyang tinanggap ang alok na maging Brigadier General sa Philippine Army. Nasubok ang husay at tapang ni Vicente Lim sa pamumuno sa pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Makalipas ang pag-atras ng pwersang Filipino-American sa Bataan, pinamunuan ni Vicente Lim ang mga sundalong Filipino laban sa mga Hapones. Kahit kulang sa tauhan at mga pangangailangang militar, nakipaglaban sila ng buong tapang hanggang mapilitan silang sumuko noong April 9, 1942. Makalipas ang malagim na death march at panandaliang pagkakakulong sa Capas, Tarlac, pinalaya si Vicente Lim kung saan siya ay inalok ng mga Hapones na pamunuan ang Philippine Constabulary. Hindi masikmura ni Vicenteng panigan ang mga kaaway. Para sa kanya, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa pagsilbihan ang mga kaaway. Kaya naman, sa tulong ng isang Filipinong doktor, nagkunwaring may sakit si Vicente para matanggihan ang alok na posisyon. Siya ay nagpa-confine sa loob ng cancer unit ng Philippine General Hospital kung saan ipinagpatuloy niya ang paglaban. Mula sa kanyang silid sa ospital, sinuportahan niya ang mga gerilyang Filipino at Amerikano sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong at kritikal na impormasyon ukol sa mga pwersang Hapones. Dahil sa lumalaking banta sa buhay ni Vicente, siya ay inatasan ng pamahalaang Commonwealth na tumakas na patungong Australia. Mula sa Maynila, kinakailangan nilang magtungo ng mga kasamahan niya sa isla ng Negros para sunduin ng isang submarinong Amerikano. Sa kasamaang palad, sila ay nahuli ng nagpapatrolyang mga Hapones sa dalampasigan ng Batangas. Kasama ang mga kaibigang gerilya, dinala sila sa Calapan, Mindoro para imbestigahan. Nang makilala si Vicente Lim ng mga Hapones, ay agaran siyang ipinadala sa Maynila at ikinulong sa Fort Santiago. Dito, dumanas siya ng matinding torture. Sa kabila nito, puno ng pag-asa si Vicente dahil lumalawak na ang operasyon ng mga gerilya at kaunting panahon na lamang ay darating na ang magpapalaya sa Pilipinas. Dinala siya kasama ang 50 bilanggo sa Chinese Cemetery kung saan, ayon sa mga nakasaksi, sila ay isa-isang pinugutan ng ulo. Pinarangalan si Vicente Lim ng Legion of Merit at Purple Heart ng United States. Para sa kanyang matapang na pamumuno sa Bataan, pinagkalooban naman siya ng Distinguished Conduct Star
at Distinguished Service Star ng Pamahalaang Filipino. Si Jose Abad Santos ay ipinanganak noong February 19, 1886 sa San Fernando, Pampanga. Siya ang ikapito sa 10 magkakapatid. Noong 1904, habang siya ay high school pa lamang, napili siya ng pamahalaang Amerikano na maging pensyonado o iskolar at siya ay ipinadala sa Amerika. Nag-aral siya ng abugasya sa Northwestern University at kinalaunan ng master's degree sa abugasya sa George Washington University. Si Jose Abad Santos ay isa sa mga itinuturing na pinakamahusay sa kanyang larangan kung saan siya ay parehong maaaring mag-practice ng abugasya hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika. Dahil sa kanyang husay, makailang beses din siyang nahirang na Secretary of Justice at kinalaunan ay Chief Justice ng Pilipinas noong July 1941. Sa pagputok ng ikalawang digmaang pandiigdig, isang mabigat na responsibilidad ang iniatang sa kanyang balikat. Kaysa lumikas kasama ang buong Commonwealth Administration, pinili ni Chief Justice Jose Abad Santos na magpaiwan sa Pilipinas para pamunuan ang natitirang pamahalaan dito. Bago umalis patungong Australia, inappoint ni Manuel L. Quezon si Chief Justice Jose Abad Santos na President in Charge at Commander-in-Chief ng Puwersang Filipino. Sa kasamaang palad, naaresto si Jose kasama ang kanyang anak na si Pepito sa Cebu, kung saan siya ay ilang beses na hinikayat ng mga Hapones na mangako ng katapatan sa kanila. Tinanggihan niya ang mga alok na ito sa kabila ng kaalaman na ang pagtanggi ay magre-resulta sa kanyang kamatayan. Silang mag-ama ay dinala sa malabang lanaw, kung saan si Jose ay binaril at pinatay sa ilalim ng puno ng niyog. Bago siya patayin, winika ni Jose Abad Santos ang mga katagang, "Huwag kang umiyak, Pepito. Ipakita mo sa kanila ang iyong katapangan. Isang karangalan ang masawi para sa iyong bansa. Hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataong ito." Makalipas ang digmaan, sinubok na hanapin ni Pepito at ng iba pang mga kasamahan ang pinaglibingan ni Jose Abad Santos, ngunit hindi na nila ito natagpuan. Sila Jose Falianes Escoda, Vicente Lim, at Jose Abad Santos ay mga tunay na bayani ng World War II. Marami sa kanilang mga aksyon at kontribusyon ang patuloy pa rin nakaaapekto sa buhay ng maraming Filipino. Kaya bilang pagkilala sa kanila, iniligay ang kanilang mga mukha sa 1,000 pisong salapi. Ang tapang determinasyon at kontribusyon ng tatlong bayaning ito ay isang mabuting inspirasyon na dapat tingilain ng bawat Filipino. Ngayong papalitan na ang itsura ng 1,000 piso. Nawa ay manatiling buhay ang alaala ng mga bayaning ito sa ating mga puso.